Tik-tik-tik-tik-tik-tik! Hello, Kanature! So, for this video, nagkakaproblema tayo. Yung baboy ko medyo matamlay, hindi kumakain. So, inject po natin ng antibacterial. So, yung ginagamit ko pang inject is ito. BACTERID. So, proven na po ito. And tatlong beses ko po i-inject, isang beses taga isang araw for 3 days. I-inject ko po to ng 1 ml per 20 kilograms. So for example, if 40 yung kilo ng baboy nyo, 2 ml. So right now yung baboy ko nagwe-weigh na po ng 75 to 80 kilograms. So i-inject ko po siya ng 4 ml para sure. After ko nito inject, gagamitan ko po to ng electrolytes. Ito po. Binili ko to sa local agribet, 210. Electrolytes po, meron din B-complex para siyang dextrose, kung sa tao pa dextrose para may ganang kumain, at least may gana siyang tumayo or something like that. So yung per mag-i-inject ko naman dito is 1 ml per kilo, pero since syringe ko is 10 ml lang, bibigyan ko lang po ng 10 ml. Pero as much as possible, ipa-follow po natin dito kung anong nakalagay. Pero sa akin lang po to, screamer lang. So sa akin is nag-i-inject po ako ng 10 ml sa baboy ko na 75 to 80 kilos. Na-try ko na din, nag-follow nito, wala namang problema. Pero as much as possible, i-follow lang po natin ito. So, ito po yung gamit ko na inject. Medyo matibay siya para hindi mabali. Kasi yung disposable, nakatry na po ako. Medyo pag-umagalaw yung baboy. Nag-bend yung needle. Or medyo unstable po pag-inject. So, delikado po yun. So, binili na, kahit mahal, binili ko na lang po sa shop ito. Ito po siya. So, 10 ml po to. Sorry, mabasa kasi di-inspect ko po to ng zone drops. Nilagay ko sa zone drops kasi kaka-inject ko lang ng isang araw. Ito. So, papakita ko sa inyo kung paano ko mag-inject. So, please watch the video. Thank you.